Okay, mga kapaps, ituturo ko muna sa inyo yung mga ternilyo kung ano yung mga kakalasin nyo, no? Version 1 to, mga paps, ha? Sa version 1 kasi, ang kagandahan po kasi ng version 1, mga paps. Ayan, no? Ano siya? Yung pwede mong palitan yung, ano niya, yung headlight ng yung ibang LED. Kasi yung sa version 1 kasi is bolt. Bolt siya. Hindi sa LED, kaya ako kasi pinalitan ko. Ang kagandahan kasi nito, madali siyang palitan ng headlight. Size niya ay T19. Sa mga version 2 kasi, version 2, version 3, katulad siya sa Honda Click na hindi ganito. Hindi ganito yung, ano, yung style ng headlight niya. Andun sa nasa ibabaw yung ano, yung pinaka headlight niya. Built-in. Kung makikita niyo sa Honda Click, ganun yung style. Ganun yung style ng version 2 at version 3. Kaya pag napundihan sila ng headlight, yun lang problema, talagang pahirapan. Pag napundihan sila kasi hindi siya agad sila makakapalit ng pagpalit ng headlight katulad ng version 1 na madaling palitan ng headlight pag napundi. Yun lang yung pagkakaiba ng headlight ng version 1, version 2 at version 3. Yun lang mga paps, no? Version 1, version 2, version 3, miles para lang naman sila. Okay mga paps, so sinabi ko lang yung para please, kasi magtanong eh, pagtaka, iba yung ano nila. So ibig sabihin, ibang version yung prusipaso nyo. So itong tutorial na to, makaka-relate lang nito yung version 1 kasi parehas kami. Ano? Pero madali lang, ang problema lang naman kasi nila yung pagpapalit ng LED pag napunti. Sa version 1 kasi madaling palitan. Ay lang mga paps, no? Tara, tuturo ko sa inyo mga paps na papalit yung mga matter nyo na kakalasin nyo, no? Ito sa unahan. Yan. Ito muna yan. Kalasin nyo yung dalawang ternilyo. No? Kasi minsan kasi iba ang kakalasin, hindi pa rin tatanong pa rin, kaya ang ginagawa ko, tinuturo ko na yung mga ternilyo yung kakalasin. So yan mga paps, ang kakalasin dito naman sa part na to, ayan, pasensya nyo, medyo may magulo yan, hindi ko pa naayos yan. So yan mga paps, mga ternilyo na yan, kakalasin nyo to. Yan kakalasin nyo yan. Ito muna, yan yung mga nakadikit sa clearings. Tsaka kasi yung dalawa dun sa baba, yung makikita nyo, no, mga paps. So yan, ilawan nga natin para makita nyo. Ito. Yan na, tinuturo ko ng mga paps. Yan mama. Yung mga ternilyo kasi yan, napakadaming ternilyo bago nyo makalas yan. Yan, ito. Yan. Tsaka yun. Yan. Kasi yan. Lahat ng ternilyo, kalasin nyo. Ito. Para makalas nyo yung buo to, pinaka-headlight, ito muna yung mga ternilyo na yan. Nakita nyo naman yan eh. Yan. Pag binuksan nyo. Yan. Ito. Tapos dito, ayan, sa gilang baba. Ayan. Ayan. So, ayan. O, sa nga pala, sa mga version 1, ito yung adjusting. Dito tayo nag-a-adjust ng high and low. Kung natataasan ka o nabababaan ka, dito tayo nag-a-adjust ng headlight. Itong sa, ano na to, ternilyo na to. Kabilaan niya, mga paps. Sa version 1 to, ha. Kasi sa version 2 tsaka sa version 3 iba na eh. Iba na yung ganito nila, hindi iba na yung adjusting nila, hindi na ganito. So yun. Sa version 1 lang. Okay? Yun lang mga paps, kalasin nyo lang 'yan. Pag nakalas nyo na, mauhugot nyo na 'to. Yung ayan mga paps, ha, yan ang tsura nya. Yan,
Okay? So, yan ba yung karne yung hinalas natin? So, ito. Ito yung sa harap. Ayan, mga paps. So, ito yung mga karne yung hinalas natin. Pali sa version 1. Bali 8 ternilyo. So hindi ko lang alam sa ilang ternilyo yung sa version 1. Ah, sa version 2, sorry ah. Hindi ko lang alam kung ilang ternilyo yung kakalasin sa version 2 tsaka sa version 3, no. Sa version 1, same lang tayo. 8 ternilyo. Ilang mga paps. So depende. Ayan yung tsura niya mga paps. So yan, para makalas niyo mga paps, no. Isa niya, medyo magulo yun. Magulo kasi hindi ko pa naayos yung wirings nito. Ito mga paps. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga paps. Ito, pag lalo sa mga newbie, magpapalit ng eyeline, tulad yung papalit ng eyeline, hindi nyo ito basta-basta makakalas. So, ang gagawin nyo dyan mga paps, unang gagawin nyo muna syempre, kakalasin nyo yung may mga ternilyo na dapat kalasin. Kasi may mga ternilyo pa, pa tayong kakalasin, no? Bago natin i-blower. So, ano-ano yun? So, una yun yan dito. Ayan, nakikita nyo yung mga ternilyo na yan. Kakalasin nyo rin yung mga paps. Ito, mga ternilyo. Ito, ternilyo dito. Ayan, kakalasin nyo rin ito. Kalasin nyo rin yan. Ayan, tara, kalasin natin ha. Okay mga paps, no? So kung nakalas nyo na yung mga ternilyo yung pinakita ko sa video, so yun dito, ayan, kalas nyo na, kalas nyo na yung mga ternilyo dito, ayan dyan, ayan, huwag yung lalo sa mga bago, no, bago nyo, may malakpa kasi yung mga paps eh, ayan. May mga clip yan, ayan, may clip yan, tapos dito, ayan, may clip din yan dito mga paps, sa gilid. Ayan, may clip yan. Mga paps, pinapakita ko sa inyo. May clip yan. Sa kabila, ganun din. Ito, ayan, may clip. Ayan, so, sa ibabaw, ganun din. May clip din. Ayan, may clip din yan, mga paps. May clip din yan. So, ganito mga paps. Pag kayo, bago nyo palang kakalasin, bago nyo palang kakalasin, no? First time nyo palang kakalasin itong headlight, kailangan nyo ng blower mga paps. Heat, parang sa hair dryer, basta mainit. Huwag nyo lang masyadong tutok mga paps, kasi masisira yung yung clearings ng headlight. Kasi ito ay pag na-expose kasi ito sa ano, technical mga paps ha, pag na-expose kasi ito sa sobrang init, katulad nito blower ito, mainit, exposed at umayos, nagkakaroon siya ng crack. So para maiwasan natin dyan, pag nag-blower tayo, medyo may distansya mga paps, mga distansya, mga ganyan yan. Distansya, painitin mo lang naman kasi yan mga paps eh. Yan mga paps, distansya. So ganito mga paps ha, wait lang, testa natin yung camera. Ito mga paps, hindi nyo kasi gusto mo basta-basta makakalas. Kailangan kasi i-blower nyo ito mga paps. I-blower nyo siya, may distansya mga paps, huwag yung ganun. Pwede kasi ng ano to, ulitin ko para hindi masira yung clearings. Kasi pag nababad sa sobrang init, nagbibitak-pitak to mga paps. Kaya yung material ng headlight nya, hindi talagang ano, nagkakarak pag na-expose sa matinding init. Kaya advisable ko lang, pag bigyan kayo na ng blower, lagyan nyo ng distansya. Distance, may distansya. Ganyan mga paps. Ganyan. Blower nyo sa may distansya mga paps. Bawat pag-ilid nyan, ilid, blower nyo siya. So,
huwag masyadong malapit mga paps, kasi sisira yung ano, plastic ng headlight. Tapos pag napainit nyo na, painitan nyo na yung part na yan, mga ganyan, unti-unti nyo lang tikapin yung ano ng flat screw. Mas maganda yung maliit na flat screw kung meron kayo. Nawawala kasi aking flat screw maliit. Maliit pa dito na flat screw, mas maliit kasi para masungkit-sungkit dito. Susungkitin niya mga paps, unti-unti, unti-unti lang mga paps. O kaya kahit cutter, pero ingat kayo mga paps. Dahan-dahan lang, dadandahanin niyo lang. Basta flat na ba, flat na ganyan, na ano. Dahanin niyo lang mga paps. Take note mga paps ha, kung makikita niyo hindi ako mahihirapan sa pagkakalas nito dahil nakalas ko na to mga paps. So tinitimo ko lang sa inyo kung paano gagawin niyo pag kayo na nagkalas. So pag na-blower niyo na, kung saan pa, na-blower niyo siya. Na-blower niyo. Yan. Yung part na to. Unti-unti nyo ano, unti-unti nyo sisikwatin. Dahan-dahan lang mga paps. Dahan-dahan. Yan. Parang ganyan. Parang dahan-dahan. Okay? Kaya mas maganda, meron kayong flat screw na maliit na pwede nyo isikwat-sikwat. Dahan-dahan. Ganyan yung mga paps. Ayan. Kasi sa akin ito, ano na to, madali na itong kalasin kasi nakalas ko na mga paps. Ha? Paalala ko sa inyo. Hindi na ito mahirap kalasin kasi nakalas ko na. Kasi nag-video na ako dati kaya lang hindi ko nga lang na-upload. Tapos yung mga clip, dahan-dahanin nyo lang. May clip yan eh. Dahan-dahanin nyo lang yan. Sisikwatin nyo lang mga paps. Ganda din sa kabila. May clip. Yan. Pag na napainitan nyo na to, yan, napainitan nyo na rin part na to. Yan, napainitan yung sample yan. Napainitan nyo to. Yan, yung sample, napainitan nyo na rin yan. Ganyan. Ganyan nyo lang mga paps. Pag napainitan nyo lang mga paps, unti-unti nyo rin sisikwatin ang flat screw. Okay ha? Ganun. May click pa siya mga paps. Hindi natin, lalo sa mga bago, ingat-ingat lang tayo sa ano, sa pagsisikwat kasi ba pwedeng masikwat yung ating kamay. No? So, yun lang mga paps. Talagang tsagaan lang talaga ang pagkakalas nito mga paps. Dito sinasabi ko nga sa inyo, hindi to madaling kalasin. No. So, yung lang, painitin niyo lang yung mga area na yun na kung saan nyo sakay magsisikwat, painitin niyo lang. Mas makakalas niyo na yan ulit. Okay. Kasi sa akin kasi nakalas ko na to. Ako, hindi nyo lang alam mga paps, yung una kong kinalas to, ako, sobrang hirap. Pero pag nakalas nyo na yung mga paps, napakadali na lang sa susunod. Gawa kasi ng silicone mga paps eh. May silicone kasi sa loob. Kaya ano nakalas ko to, tinanggal ko na yung silicone kasi mapahirap lang. Hirap. Ayan. Oh. Sa inyo mga paps, oh, ayan. Dahan-dahan lang yan. Gaganunin niya na. Yan. Yan. Yung flat screw niyo mga paps, kaya niyo lang. Gaganunin niyo lang, ganunin yan. Lalo yung mga bago. Yan. Eh, makikita niyo may ano, yung silicone. No? Silicone gasket. Tawag dyan yan. Yan. Tapos pag na, ano, unti-unti, unti-unti niyo lang mga paps, unti-unti lang. Dito yung singkit, tapos init, susungkitin nyo uli, bablawaran nyo, tapos gaganon-ganon ninyo yung flat screw, gaganon-ganon ninyo yung bawat pagilid, ganyan, ganyan, ganon ninyo, hanggang sa mawala yung dikit ng silicone. Ito sa akin mga paps, kasi naano ko na ito, kaya natin nyo, yan yung tsura mga paps, kaya madali lang, madali ko na lang siya makalas kasi nakalas ko na nga siya dati. Yan mga paps. Yan. So, ito yung cover ng headlight. Ganyan lang mga paps, no? So, tsaga-tsagaan nyo lang
sinasabi ko nga sa inyo, hindi madali kalasin to sa una. Pero pag nakalas nyo na yan, nakalas nyo na, madali na lang yan. Kasi nawala na yung silicone. Ito yung mga paps, oh. Ito yung mga paps yung silicone, sinasabi ko. Yan. Ayan yung nakadikit. Kaya pahirap ang kalasin. Masili ko na yan. Ayan. Okay? So, ang gagawin natin tutorial ngayon ay paano magkabit ng ito, eyeline, no? Eyeline, yan. Kung makikita nyo rin mga paps, eh, nagkabit na rin, nagpalit na ako ng LED. Yan. Diba, yan. Kakalasin natin. So, paano natin kakalasin to? Panoorin nyo lang uli, mga paps. Sa pinakagilid, sa taas, kailangan flat screw, sisikwatin nyo lang, mga paps. Dahan-dahan lang, mga paps. Pagsikwat, ha? Tapos yung makakalas nyo na yan. So, ayan na. Diba, mga paps? Okay. So, ayan, mga paps. Ayan na yung tsura nung ng ano, ng eyeline ni Rosie Passion version 1. Ayan. Okay. Press nyo na yan. Siyempre, ito yung kinabit ko, mga paps. Papakita ko na rin sa inyo. Ito, ayan. Dito ko kinabit, oh. Seri na yan. Ayan. Ayan. Ayan, mga paps. Ayan. Tsura niya, mga paps. Tatanggalin ko muna para please mapakita ko sa inyo, mga paps. Tsura niya. Ayan. So, okay, mga paps. Ito yung eyeline, no? Na ikakapit natin para dito. Pero ito, hindi naman ako magpapalit na magdadagdag lang naman. Kasi hindi pa naman po dito, eh. So, siya nga pala, mga paps, no? So, ang size nito, nabigo ko lang dapat na bilhin yung size ng eyeline, no? 30 cm. Kasi nabili ko is 60 cm, sobra-sobra, kaya pinutol ko. So, mas maganda yung 30 cm para hindi na kayo masyado magpuputol. Puputol man kayo, konting-konti na lang. So, yun, mga paps, oh, yan. So, makikita nyo, itong nabili ko kasi na eyeline is dual, no? Pwedeng may kasama sang signal light, tsaka balang dalaw, dual purpose to, signal light tsaka park light. So dual siya. Meron kasing mga ganito na eyeline na isahan lang, sabihin park light lang. Ito kasi dual. So yun, mga paps. So pag dual kasi yung nabili yung eyeline, 3 wires yun. 3 wires, makikita nyo. May, ang wire nun ay black, red, yellow. Yun yung magiging. Pero pag single lang yung eyeliner na nabili nyo, ang wire lang yan is ano, black, tsaka red lang. Okay, nagkakaintindi tayo, mga paps, ha? Sa pinalusot, mga paps, ha? Ayan, natandaan nyo, ayan. So, sa pinalusot, so, makikita nyo, yun, dito ako nag-wiring. Ayan, mga paps. So, pupokus ko para mas makita nyo talaga. Pagduduktong nyo, pagsasamahin nyo, ha? Pagsasamahin nyo yung black, pagsasamahin nyo. Tapos, magduduktong kayo ng wire. Magduduktong nyo ng wire, papunta dun sa, itatap nyo sa green wire. So, nakikita nyo itong, ano, wirings ng dito kayo mag-slice. Yan, makikita yan. Kaya ulitin ko, mga paps, ha? Sa ground muna tayo. Black wire ng eyeline. Pagsasamahin nyo yung dalawang wire na yon, kita nyo, dalawang wire yan. Magduduktong kayo ng wire, tapos itatap nyo sa green wire ng motor nyo, ha? Ng green wire ng motor nyo. Okay? Malinaw na tayo, mga paps, ha? Tapos, simple lang ito, mga paps. Tapos yung dalawang wire na red. Pagsasamahin niyo 'yon. Dalawang red.
magdudugtong kayo ng wire, itatap nyo naman sa brown wire. Ito mga paps, ha, hindi ko na tinanggal eh. Brown wire, maulitin ko mga paps, ha, yung dalawang wire ng eyeline, pagsasamahin nyo na red, dalawang wire red ng eyeline, pagsasamahin nyo, magdudugtong kayo ng wire, tapos itatap nyo sa brown wire. Ayan mga paps, brown wire. Ayan, brown wire. Kasi ito yung pinaka part light nya, yung red. Yung black kanina is ground yun. Okay na tayo dun sa dalawang wire na yun, ha. Tapos meron tayo natitirang yellow wire. Dalawang yellow wire. So yung dalawang yellow wire na yun, hindi natin siya pagsasamahin kasi ayun yung magiging signal light natin. No? Yung ikakabit nyong eyeline, mapapsa ulit. Mapapsa, yung ikakabit nyong eyeline sa right side, iko-connect nyo, right side mapapsa. Ayan na. Yung isang yellow wire mapapsa, ayan na, ulitin ko. Yellow wire, ayan, lakihan ko pa. Isang yellow wire sa right side tayo, ha, kukonnect natin sa dito. Tandaan nyo to, light blue mga paps, ha, ulitin ko, light blue, ha, yung isang yellow ng eyeline na kinabit nyo sa right side ng headlight, magdudugtong kayo ng wire, itatap nyo sa light blue. Yan mga paps, ha, okay na tayo dyan, light blue, ha, right side ng right signal kung saan nyo kinabit yung eyeline. Last wire natin mga paps, yellow wire uli. Ito naman ipapuntang left side naman. Ang left side natin ay magana tayo, magduduklong tayo ng wire, no? Tapos itatap natin siya sa orange wire. Okay, mapapsa, ulitin ko, yung kabilang yellow wire, kukonnect naman natin sa orange wire. Magduduktong tayo ng wire, mga paps, ha. Kukunik natin sa orange wire. Ganun lang, mga paps, kasimple. Tapos, okay na yan. Okay na yan, mga paps. Pwede nyo nang i-test. Pero before nyo i-test, make sure na lagay na natin ang tape to, no? Ayan, natapos na tayo sa wiring mga paps, ha. Nalagyan na natin ng electrical tape. So, pwede na natin itong i-test. I-test natin ngayon mga paps. So, ayan mga paps, ha. I-test muna natin bago natin ibalik yung mga clearings ng headlight para sigurado tayo. Okay, yan mga paps, ha. Okay yung wiring natin. Ayan, may electric, may tape yan, may cover. Check muna din bago tayo mag-test. Okay mga paps. Ayan. Yun, oh. So, ayan mga paps, mapapansin nyo, yung stock na eyeline ko, meron, hindi pa punti yan, walang problema yan. So, naglagay na ako ng additional. So, ganun lang mga paps. Ito nga, punti na nga, oh. Pero okay lang yan. Walang problema sa akin. So, yun lang mga paps. Tapos, signal light. Yan, signal light.
Light yan. Hazard. Yan. Yan mga paps. Ito mga paps ha. Inuulit ko. Itong eyeline na to ay dual color. Dual color to. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit dalawa yan. So meron kasi mga eyeline na isalahan lang. Park light lang. Kasi ito signal light saka park light. Okay mga paps. Okay na tayo. So testing yun ha. So tsaka nyo na ibalik yung pinaka cover ng headlight. So ayan mga paps, babalikan natin yung mga tornilyo nito, no. So papasensya niyo na kung mabilisan lang to, no. Hindi ko maipapakita na lahat-lahat, no. So advice ko lang kung paano niyo kinalas yung mga tornilyo, no. Eh, ganun niyo rin ibabalik. So hindi ko na maipapakita yun kasi parang hindi na kumahaba mga paps, okay. So ayan mga kapaps, tapos na natin install yung eyeline ni Rusi Pason version 1. So pasensya na sa mga matagal na nangungulit sa akin. So actually mga paps, matagal na ako nakagawa ng video na to. So nataon lang na hindi ko na upload yung una kong video dahil na nasira yung aking cellphone. Ulit yung nasira yung cellphone ko. Kaya ito panibagong video ko na to, pangalawang video ko na to para sa tutorial na to na eyeline. Inulit ko para sa inyo mga paps dahil alam marami nang umulit nga sa akin. So yung mga paps, testing na natin kung so ayan mga paps, nakita nyo naman na successful yung ating tutorial. So sana nakatulong tong video na to para sa pag-DIY nyo mga paps. So maraming salamat mga paps sa panonood nyo, sa support nyo mga paps, lalo sa mga bago kong subscriber. Maraming salamat po sa tiwala nyo. So para, stay tuned lang kayo at marami pa tayong mga video gagawin.